Alam nyo, kung kayo ho'y sumasakay ng bus, siguraduhin ho lang inyong mga transaksyon, ang inyong mga bus na sinasakyan, yung mga terminal nila, may mga CCTV. Siguraduhin lahat ng inyong mga kilos at galaw, nakikita ng CCTV para protektado ho kayo. Eto hong nawawalang bag sa bus. Abay, bag ho na mag-asawang sumakay sa bus, nawala. Ang bus company, gustong panagutin ng biktima. Okay? Ngayon, okay, detalye ng sumbong. Eto, panoorin. Ano hong problema natin? Eh, sa tungkol po din sana sa DLTV Bus Company, noong aking sinang gabi, nawalan ako ng bag na galing ako ng Cagayan de Oro. Kinuha po sa akin pagdating ko ng Pasay Top sa terminal nila. Kinabot sa akin ng konduktor yung bag ko. Kinasok doon sa compartment sa estribo po. Pagbaba ko po nang sa may Tambuli pa, ano po, tawag nito, binuksan po ni konduktor yung wala na po yung gamit ko. Tapos kinabukasan po, nagpa-review ako ng CCTV doon sa Pasay po. May nag-assist po sa akin si mga polis doon. Ayun po, positive po yung bag ko, may kumuho na... Pero hindi siya? Hindi po. It is your mission to establish full liability of the DLTV Bus Company. They claim this is baggage, his luggage, you know. She arrived at the destination, and at Slipa, and his bag couldn't be found. So he decided to go to DLTV and look at the CCTV. The CCTV showed that there's somebody who took his bag. So now, I want to make sure that the same bag na sinasabi niya, whoever took that, I want to make sure that the CCTV covers the time that he handed over or he himself placed the luggage in the compartment of the bus, where the conductor closed it and then there. So it went up and established already liability. Sumakay sila ng bus papuntang Batangas sa Pasay Terminal ng DLTV si Benjamin. Pagdating sa Lipas, Batangas, ay wala daw yung bag na inilagay sa compartment ng bus. Ang bag ay naglalaman ng car accessories at gagawing paninda, personal na gamit na mahalagang resibo, nakakahalagang 40,000 pesos. Eto ho, ano? Sa CCTV sa Pasay ng BLTV, ay kinuha ang bag. Nakita dyan. Okay? May kumuha. Dyan parte na yan. Wala rin sa aksyon ang DLTV Bus Company. Okay? Na nangyari at sinabihan lang sila na under investigation pa rin ito. Pagbalik nila sa DLTV, nireview nila ang CCTV. Doon napag-alaman nila na walang ibang footage na una nilang napanood. In other words, may kulang. Kasama natin ngayon etong mag-asawa, si Benjamin Boriones at si Leonora Sopenia. So, dito ano, at ang respondent dito ay DLTV. So, pakisabihin ko, yung iyong bag, inabot mo sa konduktor. Opo. At kinuha ng konduktor, nilagay doon sa bag compartment ng bus. Opo. Okay. Pagkatapos, ikay pumunta ng CR. Umakit muna po ako sa umakit ka, may iniwan ka sa task. Driver po. Okay. Driver. Wala naman naging problema ron. Wala naman po. So, bumunta ako ng CR. Opo. Okay? So, nakaalis na kayo papuntang Batangas. Opo. Alright. Pagdating sa Batangas, wala yung bag nyo. Wala na po. Anong sinabi ng DLTV? At ito ba'y nakita mismo, kayo mismo naglagay sa baggage compartment, luggage compartment ng bus? Noong una po, nakuha yun sa CCTV, na unang kopya. Okay. Tapos pagbalik ko po, nung 17, nawala na po yung pagpasok po na. Alright. Sa makatuwid, nireview ninyo yung CCTV. Opo. Alright. Sa una, at pinakita lang, may kumuha roon. Opo. Pero ito'y pag-review ninyo, hindi nakita yung paglagay ng konduktor or paglagay mo sa compartment ng bus na pinasok yung bag tapos sinara ng konduktor. Opo. Ayan. Kasi importante na lumabas dito. Lumabas to sa CCTV. Pero pag pinakita nila, parang may kulang. May diba? Kulang po. May kulang. Okay, sige. Sinong uunahin natin sa linya? Sa ano ba? Si LTFRB or si Attorney Batas? Okay.
Ito muna pagdating sa batas at titingnan natin kung may habol. Attorney Batas Mauricio, kung pag-uusapan ho'y talaga ay nauukol sa batas. Wala na hong ibang hihigit pa sa attorney sa pangalan palang Batas Mauricio. Resident lawyer ng Bitakilos Pronto. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Batas. Magandang hapon po, Ginoong Bentulfo. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Alright. At salamat po sa isang mga pagkakataong magsilbi. Alright. Okay. All the way from Shangri-La, BGC. Alright. Okay. Okay. Attorney, mabilisan lang. Ano? Kami una, number one. Eto ho, kung may pamanagutan ho ba ang gustong sabihin ng ating pasahero rito ng DLTB na inabot niya yung kanyang luggage doon ho sa konduktor at kumbaga siya na mismo yung pasahero ng DLTB bus doon sa baggage compartment ay sinara ng konduktor. Ngayon, pagdating nila, pagkatapos noon, nakarating sila sa kinaroroonan nila, abay, hindi ho makita yung bag at missing. Tanong, nung tiningnan nila sa CCTV ay pinakita lang yung may kumuha ng bag sa CCTV pero hindi pinakita at parang may kulang at ako'y hinahanap ko rin kung saan yung umpisa ng CCTV na inilagay ng pasahero sa baggage compartment at pagkatapos sinara ng konduktor. At pinag-uusapan natin dito, liability na, inintriga na yung sinasabing bagahe. Okay? Ngayon, ang tanong, attorney, kay may umpisa, basta't importanteng nakita yung sinasabing bagahe dinumpot sa loob pa sa CCTV ng terminal na nandoon kinuha. May pananagutan ho ba ang bus company sa kanilang serbisyo sa mga bagahe at pasahero? Una sa lahat, ay linawin ho natin to, attorney. Maliwanag po yung paglalahat ng ating panauhin, Ginoong Bentulfo, mga kababayan. Ang lahat ng pagkakataon ay nasa may-ari ng bus o sa bus driver o sa bus conductor o sa mga empleyado ng bus na pangalagaan yung bagahe nito kanilang pasahero. Okay. In other words, makikita kahit dyan sa sinasabi ng lumabas sa CCTV na hindi yung pasahero na ang kumuha, kundi lumilitaw ba ibang taong kumuha ng nasabing bagahe. At dahil dyan, Ginoong Bentul, mga kababayan, yung kumuhang yon na hindi naman yung may-ari ng bagahe, hindi yung pasahero mismo, ay magiging maliwanag ang pananagutan ng bus company. Mm-hmm. Bakit po? Ang pananagutan po ng isang bus company na tinatawag natin common carrier sa ilalim ng Kodigo Sibil ng Pilipinas sa kanyang tungkulin sa mga pasahero. Mula po doon sa aktong sasakay pa lamang yung pasahero hanggang doon sa kompletong nakababa yung pasahero, kasama po yung mga bagahe, kasama po yung mga gamit na ipinasok ng pasahero doon sa bus. Kailangan tiyakin ng mga empleyado ng bus company, yung driver o di kaya yung conductor, lalo na kung may conductor, na yung mga bagahe ng isang pasahero ay maipapasok doon sa kanilang bus at pagkatapos pagbababa na maibababa ng buong buo at naiaabot doon po sa pasahero na walang labis, walang kulang. At hindi po na kompleto ang tungkulin niya. Hindi na ganap ang tungkulin niya ng isang bus company. Siya po ang mananagot doon po sa halaga ng nawalang mga bagahe. Siya ang mananagot doon po sa danos perjuicios, doon po sa sama ng loob, yung po sa hindi makapagkatulog, hindi makakain, na katayuan ng isang pasahero na wala ng kanyang mga bagahe. So, para nagutan po siya. Okay. Po yan. Ibig sabihin, attorney, mental anguish, sleepless night. Yung sinasabing, yan ang mga salitang terminolohiya na ginagamit at ikay tinagalog mo lang. Eh ganun na nga ang nararamdaman itong mga nagre-reklamo mag-asawa kasi parang pinababalik-balik sila na parang walang pananagutan ng bus. Parang ininakaw yan. Okay? Hindi ho po pwede yun. Ginoong Bentul po. Yung bus na yan, maliwanag po ang pananagutan sa ilalim ng Kodigo Sibil ng Pilipinas. At maraming remedyo laban sa kanila. Magbayarin sila ng danos perjuicios at kung kitang-kita yung kapabayaan, pwede magsumite ng kahilingan sa LTFRP na ma-investigahan yung practice ng bus na ito. Ganun po yun. Okay. Attorney, kaya namin tinawagan kayo kasi itong bagay na ito, importante ho na sa public service na ho natin dito ho sa pambansang sumbunga ng Bitag, ay malaman ho ng mga pasahero ang kalang karapatan at yung mga bagay na kapareho nito, halintulad ng mga reklamong ito, natututo ho ang taong bayan sa pamamagitan ng iyong mga payo, sabing batas ho natin. Maraming hindi nakakaalam yan.
Kaya dito ini-empower natin, binibigyan natin, sabi nga ang gamot sa kamangmangan ay kaalaman sa pamamagitan ng mga ito'y lakas ng batas ho natin na yun ho ang trabaho ninyo, nagbibigay kayo ng linaw at kayo'y parang namamagitan para sabihin yung karapatan ng mga pasahero in this case. Opo. All right. Okay, kami po'y laging nakahanda at na makipagtulungan, ginawang Bentul po sa inyong mga tutunang guilty na kilos pronto upang lalong magkaroon ng mas malalim na kaalaman ng aking mga kababayan. All right. Kung karakalan sa amin ang makasama kayo sa ganitong gawain, ginawang Bentul po. All right. Just in case, kung hindi ho masalo ito, pero alam ko naman sa LTFRB pa lang, ipatatawag sila rito. Apo. At may pananagutan talaga ang DLTV. Pero para sa akin, on standby lang ho kay Attorney Batas Mauricio, kayo hikakibat ho namin bilang resident lawyer ho ng Bitag, pambansang sumbungan, nakahanda ho kayo tayo, kami ho sa Bitag, kayo ho sa party ninyo, tulungan ho ay mga taong kapareho nito na parang pakiramdam ho nila, parang may injustisya kung sakaling pinababayaan lang sila ng sinasabing bus company DLTV kung nanunood ho sa atin, ganun lang ho. Alright? Ano ho? Nakahanda po kami. Salamat okay. po. Alright, with that, attorney, standby lang ho kayo. Kami, kaya prinesenta na sin taong bayan kasi hindi natatapos dito ang aming aksyon. Kami hahamunin namin, pupunta kami sa DLTV para tingnan ang kabuuan ng tape na yan na para bang pinutol nila na akala makakalusot. Pangalawang hakbang namin ay pupunta na rin kami sa LTFRB para ipatawag itong DLTV dahil may pananagutan sila. Sabi nyo nga, yun ang sinasabing conveyance at doon sa karapatan ng pasahero nakarating at karapatan ng pasahero ang mga bagahe, yan ay kumbaga kabahagi ng pananagutan at responsibilidad ng sinasabing bus company, attorney. Tama po kayo dyan. Sige po, kaysa niyo po kami. Alright. Sige, attorney. Ay aayusin namin to at sa susunod at lagi namin kayo tatawagan. Alang-alang ho sa sinasabing pambansang sumbungan, public service lang ho talaga ito. Diretsahan ho tayo rito, attorney. Maraming salamat. Lagi ko pong sinasabi sa mga kaibigan natin, ipapitan mo yan at magkaroon ng kalutasan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, ganito ano? Hindi natatapos yung trabaho namin dito. Sa telepono ba natin? Hindi pa to? Dialing pa rin? Hindi pa nagpapakita to? Hindi pa sumasagot? Talaga, wala akong pakialam kung sumagot kayo, DLTV, mga putok sa buho kayo. Pagka may tumawag sa inyo, ipinagkakaloob namin ang inyong karapatan na marinig at makuha ang inyong panig. Kung kayo iilag sa amin, lalo namin kayong bubuisitin at lulusubi namin kayo sa pamamagitan ng paggamit na ipagkaloob sa inyo, pagduduldulan ang inyong karapatan na huwag niyong baliwalain. Tandaan, pagduduldulan namin, lulusubi namin kayo para lang sa inyong karapatan na marinig magpaliwanag. At hindi lang dyan. Gusto namin makita ang kabuuan ng tape at magnakita ng aming mga investigators na kayo nagloloko-loko. Humanda na kayo. Mensahe namin sa DLTV Bus Company. Huwag nyo kami susubukan. Wala kaming pakialam kung ano yung pangalan ng inyong mga bus na yan na mapapula-pula, may mga triangle pa kayo, putok sa buho, para mga trumpong itsura ninyo dyan. Paikuti namin kayo. Ngayon, tandaan, hindi pa tayo tapos sa ating pagtutuos. Part 1 pa lang to. Abangan. Susunod na kabanata na darating. Okay ba sa'yo? Dahil pasok na sa amin yan, prinesenta natin sa publiko, magkaalaman, para lahat ng mga tao at mga pasahero at natututo ng kalang karapatan. Okay? Opo. Hindi natatapos dito. Opo. Alright? Opo. Okay na ba? So, mawawala na yung sinasabing sleepless night, mental anguish. Di ba? Ay, mga sinasabing stress. Pagod. Pauli-uli po kami sa... Yung dalawang anak namin, iniwan namin sa Batangas. Oh, sige, di bale. Ganito, papasok na kami rito. Apo. Kaya nga may pambansang sumbungan. Salamat. Sa mga bagay na kapareha nito, wala nang iba kundi ipabitag agad. Apo. Tapos. Okay.